Welcome again mga kaamag sa aking panibagong vlog. Ang episode na ito ay ang pagluluto ng Monggo with mushroom na may halong green leafy vegetables like red kamote tops, spinach, wild and giant, and moringa. Tara, magluto na tayo. Magpakuluan muna natin itong ating ibinabad na munggo. Pakuluan natin ng may 30 minutes hanggang siya ay lumambot. And then habang nagpapakulo tayo ng munggo, so let us prepare the green leafy veggies, no? So himay-himay yung malunggay. Tatanggalin na rin natin ng tinik yung ating kulitis. Tanggalin muna na himay-himay yung malunggay. Pagkatapos mahimay ka mag yung ating gulay, yung dried hipon, no, ay buwasan natin ng tubig para siya ay lumambot bago natin siya igisa. So then iwain na rin natin yung sibuyas. Mag-prepare din tayo ng tatlong bawang, kamatis, at saka lagyan din natin ng talong, mga kamag. Start na mga kamag, tayo ay magigisa ng bawang. So yung pinipit na bawang. Pagkatapos ng isang minuto, ilagay na natin yung ginayat na sibuyas at hayaan natin mag-brown. Kasi pag nag-brown siya mabango yung amoy yung ginigisa natin. So, ito, naka-prepare na yung ating ibang ingredients tulad ng hipon, kamatis, yung mushroom, at saka yung fish sauce o yung patis. Ayan, nandiyan na rin yung talong, hiniwa-hiwa natin.
binabad natin siya kanina ng sa tubig. So ito na po siya. Lagay na natin yung pinalambot na hipon. So yung hipon po, para lumambot, binuhusan natin siya ng mainit na tubig. Okay. So igigisa lang natin siya dyan. Haluin. After natin matakpan few minutes, 1 minute, lagyan natin yung seasoning. So para lumasa seasoning, then lagyan natin yung kamatis. Yun, lumambot na yung munggo. Ayan. Yun. Katapos nating takpan at lutuin siya ng 2 minutes, lagyan natin ng fish sauce para lumasa. And then, pagkatapos yan, pwede natin ilagay na yung hinimay-himay na kabute. Yan po ay isang hugas lang, ano po, para lang maalis yung kung may dumi, maalis lang siya. Konting piga kasi ang mushroom matubig. So after yung hinagasan, so magsisip-sip yung petals niya ng tubig. So piga natin ng konti. Yan, takpan. Ayan. Matapos ng 3 minutes, ayun na, luto na yung kabote. Po, niligay natin yan para maglasa na po nung hipon, nung katas ng hipon, nung sibuyas, para maglasa sa kabuti. And then, lagyan na natin yung ating pinakuluang at pinalambot na munggo. Haluin lang mga kaamag, then pabayaan natin siyang kumulo. Saka natin lagyan ng panimpla, asin, lagyan natin ulit ng seasoning. Konti-konti lang po. Mas maganda yung kunting panlasa lang, saka na tayo mag-adjust. Kasi kanina meron na tayong nilagay na fish sauce. So dahil kumulo na, medyo lumapot na rin yung ating munggo, ilagay na natin yung talong. Okay. Ayan, konting asin ulit. So, konti-konti lang po, ano, huwag po tayong maglagay ng marami kasi mas mahirap pag maalat, mahirap mag-adjust. So, takpan, hayaan nating maluto muna yung talong. At kapag luto na yung ating talong, eh, ilalagay na natin yung ating green leafy vegetables. Ayan po, mixture ng kulitis, wild at saka giant. Meron tayong malunggay at saka yung red kamote tops. Ano po, yung pulang kamote. Kasi daw ho, mas masustansya daw ho yung pulang kamote kaysa doon sa green. Kung maalala nyo yung mga ibang supplement na binibenta kagaya ng Vita Plus, ang ginagamit po doon ay red kamote tops. So red po ha, pula. So ganyan lang po, after na may lagay, takpan, pwede natin patayin na yung ating kalaan. Yan. So para hindi ho masyadong tawag doon, maluto yung gulay, I mean yung green leafy vegetables. Kasi po pag masyadong lutong-luto, ang pangit na po ang lasa. So ito po yung mga inalo natin kanina. So
ito, ayan na po. Hello. Yan. Takpan lang ng konti. And then mamaya-maya buksan. Yan, alisin yung o wag masyadong takpan para makasingaw po yung init. Kasi kung parati siyang nakasara, ayun po, malalata yung gulay. O, ayan na po, yung ating nilutong monggo. Monggo with mushroom. Masustansyang ulam. May mushroom, may malunggay, may kulitis, meron pang kamote, tops. Maraming salamat po sa panonood, sa munting video ko, sa pagluluto ng munggo na may halong kabute. Maraming salamat mga kaamag, tara na, kainan na tayo. Thank you for watching mga kaamag. God bless.